For today's video, tuturuan ko kayo kung paano tayo gagawa ng sticker subject na ilalagay natin sa notebook ng mga anak natin. Katulad ng mga sample na to na nagawa ko. Ayan, nakagawa na ako kahapon. Glossy sticker siya. Ayan. Ilang subjects na ititikit natin sa notebook ng ating mga anak. Ayan, nakapag-print na din ako ng mga names at saka ilang subjects sa ating sticker paper. Ayan. Ang ginamit ko pala na sticker paper dito is matte. Ang gamit ko dito is yung Quaff Vinyl na matte. Yan. Best for dye ink daw siya. Kasi ang ginamit ko lang naman dito is yung Epson L3210. At lalagyan ko lang siya ng glossy na culminating film photo top para maging waterproof siya. Para kahit mabasa siya, hindi siya mabubura. So, gagamit din tayo ng paper cutter, gunting, at saka itong ating Quaff Laminator. Ayan. Tsaka yung Epson L3210 yung ginamit natin dito. Kasi didikit lang naman natin sa loob ng ating anak. So, ang ginamit ko is yung original dye ink. So, ngayon, lalagyan na natin siya ng glossy photo top. Yung pinrint natin sa ating vinyl. Ayan. So, ito yung ating photo top na glossy. So, ang technique niyan sa paglalagay is ipipeel off ko lang siya ng konti yung ating photo top. Ayan, ganito ang pag-peel off niya. As in konti, tapos itutupi ko siyang ganyan, yung backing niya, itutupi mo siya sa likod. Ayan, ganyan. Tapos, pagka nagawa mo na yun, na-peel off mo na siya ng konti, ididikit mo na siya sa ating photo sticker. Ayan, ganito siya. So, ang magiging itsura niya is ganito. Ayan, para nakadikit lang siyang konti, para iwas bubbles lang siya. Ayan, ganito yung likod niya. Ayan. Tapos, kapag okay na, ilalagay na natin siya sa ating laminator. So, make sure na naka-forward yan at naka-on. Yung run, kasi may forward and reverse. So, forward tsaka on. No need na yung i-on yung ating hot. Kasi ang gagamitin lang natin dito is yung cold laminating. Cold lamination lang tayo dito, masis. So, pagpasok natin, ayan, ganito siya. Papasok lang natin siya unti-unti, tapos aalalayan lang natin siya sa paghila. Ganyan yung technique na ginagawa ko. Ayan, ganito ang itsura niya. Tapos, antayin lang natin siya na malaminate. Ayan, nilayo ko muna para makita niya kung paano. Ayan. Pag natanggal na, ayan, ayan yung backing na yun, hindi ko tinatapon kasi ginagamit ko din siya pag may orders. So, nakapag-laminate na siya ng first. So, ang ginagawa ko kapag na-laminate ko na siyang ganyan is ilalaminate ko ulit siya sa pangalawang beses. Parang nangyari, dalawang beses ko po siya nilalaminate para siguradong nalalaminate at iwas bubbles. Ayan. Dalawang pasada lagi ako ng lamination. Ayan. Tapos ito yung isa rin. Pagpagan nyo rin siya mga sisa para mawala ang mga dumi-dumi para pag nilagyan natin siya ng photo top eh malinis siya. So, ayan. Ilalagyan ko na rin ng photo top dito yung pangalawang na print natin, yung mga names. And then, ilalaminate ko na rin siya. Ayan. Tapos, dalawang beses ko rin siya nilalaminate para iwas bubbles. Tsaka siguradong nilalaminate. So, ngayon, ikakat na natin yung nalagyan natin ng photo top na may subject. Gagamitin ko yung paper cutter natin since rectangular lang naman siya. Ayan. Ganito, pag-cut natin. Make sure na pantay. At kailangan isang mabilis lang na bagsak sa paper cutter para hindi siya yung bako-bako. So, dito, ang ginawa ko, yan, ginupit ko muna siya para ma-paper cut ko siya ng maayos. Makat ko siya sa ating paper cutter na maayos. Ayan, ginupit ko muna yung mga excess kasi medyo maliit lang yung mga details niya. So, make sure na pag ginamitan natin siya ng paper cutter, isang pasada lang. Kumbaga, isang bagsakan lang siya. Ayan. Para iwas ano rin siya, yung magbabako-bako or maglulukot-lukot yung pagkat natin. Siyempre, make sure na matalim din yung ating paper cutter.
ito na yung ilang subjects na nakat natin, na ididikit natin sa notebook. Ayan. Kumuha ako ng notebook, tapos ganito magiging itsura niya. Ayan, yung subject dyan natin ilalagay. Ayan, nagawa na natin yung sa subjects. Ngayon, magkakat tayo nung ilalagay natin na name sa ilalim ng notebook. Ayan. I-cut na rin natin siya, gamitin natin yung ating paper cutter. Halos nakat na natin yung ating mga names. Ayan, naisa-isa na natin yan. Nakat na natin ng maayos. So ngayon, pag may napapansin ako na parang may white part pa na natira, ang ginagawa ko dyan is, ginugunting ko lang yan. Papantay natin dun sa design na na-print natin para maayos siya, tsaka maging maganda yung kalalabasan niya. Kasi sa sobrang small details, di naman halos nakakat ng ating paper cutter. So, kailangan pa rin talaga natin yung gunting. Ito yung magiging itsura niya pag dinikit na natin siya sa notebook. Ayan, yung subject. Tapos, sa ilalim yung na-print natin na name. Ayan. So, ito na yung mga nagawa natin na sticker subject para sa notebook ng ating mga estudyante, at ito na rin yung mga names na ilalagay natin sa ilalim ng subject. So, yun na nga mga mare, sana may natutunan kayo sa ating video kung paano gawin tong sticker subject. Ngayon magpa face to face class na sila, so kailangan na natin paghandaan ng mga gamit nila. Siguraduhin natin maganda at presentable sila sa pagbalik nila sa school. Ayan na nga, tcharan! Ayan, glossy na sticker. Thank you for watching!